Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si atin ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung bakit may mga babaeng nakikipag-video call sa mga lalaki kahit hindi pa nila mga kasintahan. Ano ang kanilang motibo sa pakikipag-usap sa lalaki? So yan po ang tanong ng ating isang subscriber at wag na po nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy, ano? So, yan po ang kanyang katanungan kung bakit daw merong mga kababaihan na nakikipag-video call na hindi naman nila kasintahan o ano kaya ang motibo nila. Siguro namumroblema siya. So, magbibigay po ako ng 5 rason kung bakit nakikipag-video call sa lalaki ang mga kababaihan, ang ibang babae, no? So, narito po. Guys, maraming posibleng motibo ang isang babae sa pakikipag-video call sa isang lalaki. Kahit hindi pa sila magkasintahan, so narito ang ilan sa mga posibleng dahilan. Number 1, pagkakaibigan. Maaring sila ay magkaibigan at gusto lamang makipag-usap o makipag-bonding sa pamamagitan ng pag-video call. So, ang ibig sabihin, pagkakaibigan, baka magkaibigan lang po sila. Kasi meron din naman kasing babae at lalaki na magkaibigan. Yun na nga tinatawag sa atin na magbarkada ba dyan, mga trupa, di ba? Meron din ganon na nagtatawagan sa ano, video call. So yan po ang number 1, ang pagkakaibigan. At ang number 2 naman, pagpalalim ng isang relasyon. Baka nais ng babae na mas makilala ang lalaki at tingnan kung sila ay magkasundo na maaring humantong sa isang mas seryosong relasyon. So ang ibig sabihin, meron na po silang relasyon, kaso lang siguro parati silang nakikita. So ang susunod naman noon is yung pagbibideo call na. So ang babae naman kasi gusto niyang makilala yung isang lalaki, natural malalaman mo sa pananalita, paano makipag-usap. Kasi kapag halimbawang nagkikita lang kayo, nagdi-date lang kayo, hindi mo naman kasi maibigay todo yung ano mo, yung mga opinion, no? Kasi harapan kayo eh. Ngunit kung kayo ay nasa video na nga tinatawag na call, ibig sabihin, kahit ano na, masasabi mo kasi hindi na kayo nagkakahiyaan, hindi kayo magkatapat, magkatabi. So, yun, isa rin yung paraan na makikilala ng isang babae ang tunay na, yung lalaki. So, dinadaan sa video call. So, yan po yung pagpapalalim ng isang relasyon. At ang number 3 naman, pagkilala sa personalidad. Kung interesado siya sa lalaki, maaring gusto niyang makita kung paano siya sa personal na pag-uusap. So, ibig sabihin, yung mga personal na pag-uusap, ganun din yung sa number 2 kanina na pagpapalalim ng relasyon. Ito rin, yun na nga, yung personalidad ng isang tao, no? Kung ano ang talagang kanyang, ano, malalaman kasi yan sa yung sa tagal ng pag-uusap ninyo, lalabas talaga kung ano yung meron ng bawat isa, no? At saka, yun na nga ang sinabi ko na gusto ng babae na mas makilala pa ang personalidad ng kanyang nung lalaki kung talagang siya ay may interesado. Yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagtuklas ng interes. Maaring gusto niyang malaman kung may mga pagkakapareho sila ng interes o hobbies na maaring magbigay daan sa mas malalim na pag-uusap o relaksyon, no? So, yun na nga, ang pagtuklas ng interest. Mas maaring gusto niyang malaman kung ano-ano pa ang tungkol sa lalaki. Kung halimbawa, yun na nga, sa loob ng pag-uusap, anong mga interest mo, anong mga hobbies mo. So, nandoon na yung matagalang pag-uusap ng ilang oras. So, alam nyo ba guys na kami ring mga kababaihan minsan,
lalo na kung may interesado kami sa lalaki, naku, kahit magdamagan yan. Kahit magdamagan na mag-usap sa telepono, sa cellphone, o saan ba yan. Kaya, yon, isa rin yan na pagtuklas ng interest ng isang babae doon sa kanya, sa lalaki. Kung kanyang may interest siya, kung may interest po siya. So, yan po yung number 4. At ang pang-last naman natin, pangkaraniwang video calls naman ito. Sa ilang kaso, ang video calls ay maaring bahagi ng pangkaraniwang komunikasyon sa mga tao, lalo na kung may mga layunin o proyekto silang pinag-uusapan. So, ito naman talagang meron ito, guys, no? Kasi minsan, mas maganda yung, kaysa telepono lang, mas maganda yung nakikita yung mukha sa mukha. Kasi minsan, meron yung mga tinatawag na talagang tawag dito, yung mga proyekto o mga investment, mga ganon, no, para hindi ma-scam kung minsan, kaya mas kailangan mas makita nila yung mga mukha, magkakitaan talaga ang mukha para naman maano mo yung mukha ng isang tao, para kung anumang mangyari, alam na alam mo yung mukha, kasi minsan ang dami kayo ngayong naluloko, no, mga scammer, kasi hanggang telepono lang, yun pala, hindi naman pala yung taong yun ang lalabas pagka merong mga problema. Kaya mas maganda pa rin yung kahit meron tayong mga layuning pang proyekto na tinatawag, no, o mga tawag dito, kung ano-ano yung mga pinag-uusapan ninyo na mahalaga tungkol sa mga businesses, no, o mga anuman yan, mas maganda talaga kaysa yung video call, kaysa yung telepono lang para ano tawag dito, yung mukha ng ang kausap mo ay matatandaan mo, lalo na kung mga investment ito na nakikita nyo lang, nababasa nyo lang sa anong tawag dito, sa media o sa mga Facebook. Kaya ang dami kong naririnig na maraming mga nai-scam, kasi yun na nga, magpapasahan na, hindi kasi alam kung sino yung kausap nila, kasi sa telepono tapos sasabihin na lang, ay hindi po yun ako ang kausap mo, hindi po yun. So mas maganda yung ano, yung harapan talaga sa video call na makikita mo yung mukha, at pwede mo rin yung i-screenshot, dahil talagang malalaman naman yan minsan sa ano, doon sa kapag merong mangyayaring mga problema na yun talaga yung mukha niya. Labas na lang kung mag-ano siya, mag-face mask siya, medyo mahirapan, pero ngunit kung ilang beses kayo nag-uusap sa video call, mag-video call, makikita mo naman kung talagang ano yung ano na ng mukha niya sa personal, no? Kahit pa anong bago ang nangyayari, labas na lang kung i-ano niya, gawin niyang yung tawag dito, i-filter niya talaga ng mabuti yung mukha niya, na gawin niyang talagang ibang-iba, ay naiiba na yun. So, yan po ang pang-last natin, pangkaraniwang usapin, bakit ang isang babae nakikipag-usap o nakikipag-video call sa isang lalaki na kahit hindi nila kasintahan, hindi niya kaano-ano, pero meron talagang mga kadahilanan, at ito na nga. So, maraming salamat, at sana nakita mo ang mga kasagutan ko, no? At sana huwag ka nang mag-alala. Bakit ka na, kung bakit mo ito na itanong, hindi ko rin alam. Para naman meron kang idea, no, na bakit nga ba ang mga ibang kababaihan ay nakikipag-video call kahit wala namang, hindi naman sila magkasintahan. So, sinagot ko lang po ang iyong katanungan. Maraming salamat, at sa susunod, bye-bye!